Gaano nga ba kalakas si Bero bilang Shadow Soldier? Bakit mayroon itong intellectual innate nature ng pagiging murderer? At siya lang ang naiiba sa lahat dahil ipinanganak ito para pumatay ng isang hunter. Nagsimula ang episode na ito kung saan umapoy si Jinwoo kaka-reply ng mga bashers ni Jinwoo. Hindi daw niya mapapatawad kung sino man ang maninira sa kanyang brother. Kaya pinagpapawisan siya matapos ang matinding sagupaan against sa mga grupo ng mga trolls. Biglang dumating si Jinwoo at napansin niyang nagtatarbaho talaga ng husto si Jinwoo para sa kanilang guild. Habang si Jinwoo naman, nagulat sa pagdating ni Jinwoo dahil para daw itong multo. Pumasok daw ito na wala siyang narinig na ingay. Ibinigay ni Jinwoo ang isang bag na punong-puno ng premium essence stones since kakagaling lang niya sa gate kaya kumuha siya ng essence stones dahil magagamit nila ito upang mapalaki ang guild na tinatayo nila. Na-amaze si Jinwoo sa mga essence stones na nakuha ni Jinwoo dahil hindi na nila pro-problemahin ang salary ng kanilang empleyado. Napatanong si Jinwoo bakit naman nila kailangan ng empleyado. Wika ni Jinwoo, nakalimutan nata ni Jinwoo na kailangan pa nila ng isa pang empleyado upang makapag-build ng isang guild. Sagot ng ating bida, yan lang ba ang problema? Biglang nag-serious mode si Jinwoo dahil mayroon daw silang mas importanteng bagay na dapat nilang problemahin. Kaya nagulat ang ating bida kung ano ang ibig sabihin ni Jinwoo. Sinabi ni Jinwoo ang pinaka-importante sa lahat kung may naisip na ba si Jinwoo kung ano ang pangalan ng kanilang guild. Kaya sinabi ng ating bida, akala ko ba importante yan? Sagot ni Jinwoo, ito daw ang pinaka-crucial sa lahat ng bagay. May naisip na daw siyang maaaring pwedeng ipangalan ng kanilang guild. Ito nga ay ang Songyu Guild. Partner daw ang kanilang last name o di kaya Yu Song Guild. Mas maganda daw pakinggan kung mas nauna ang kanyang last name kaysa sa last name ni Jinwoo. Pwede rin daw Yuhu or Jinjin Guild. At sinabi ng ating bida, how about Solo Play Guild? Since ang kanilang guild nakabase lang sa iisang tao. Nag-freeze ang katawan ni Jinwoo nang narinig niya ang pangalan ng guild. Mukha daw nakakatawa pakinggan at na-realize niyang sa kabila daw ng accomplishment ni Jinwoo bilang S-rank hunter, may mga bagay talagang hindi sila magaling. Kung tutuusin, tao pa rin naman daw si Jinwoo. May kumatok sa pintuan at kaagad itong binuksan ni Jinwoo. Ngunit bigla itong napasigaw sa sobrang gulat kaya pinuntahan ni Jinwoo upang matingnan. Ito pala ay si Hunter Cha Hae-en. Tinanong ni Jinwoo kung bakit ito nagpunta sa kanyang office. Sagot ni Cha Hae-en, gusto niyang sumali sa guild ni Jinwoo. Sobrang ganda talaga ng Six Eye Gojo t-shirt design natin mga lords at sobrang dami ng nag-order nito. Sino ba naman ang hindi gustong mag-order sa sobrang angas ni Gojo? At mayroon tayong bagong t-shirt design na i-release this month. Jujutsu Kaisen, Gojo X Sukuna at One Piece Sun God Nika. Kaya sa mga gustong mag-order, check nyo na lang ang link sa description o comment section. Pumasok na si Cha Hae-en sa office at gustong i-clarify ni Jinwoo kung bakit gusto nitong sumali sa kanilang guild. Sagot ni Cha Hae-en, gusto lang niyang sumali. Kaya nagtataka ang ating bida kung ano ang nangyari. Tinanong ni Jinwoo kung inutusan siya ng chairman. Sagot ni Cha Hae-en, bakit naman yun gagawin ng chairman? Tinanong niya ulit kung kinick out siya ni Choi Jong-in sa Hunter Guild. Sagot ni Cha Hae-en, hindi pa rin. Kaya tinanong niya ito sa huling pagkakataon kung hindi daw ito inutusan ng chairman at hindi siya kinick out ni Choi Jong-in, bakit gusto nitong sumali sa kanilang solo play guild? Nagulat si Cha Hae-en sa pangalan ng guild ni Jinwoo. Habang lumapit si Jinwoo sa kanya kung bakit nakadecide kaagad ito ng pangalan, paano naman daw ang kanyang suggestion? Sagot ng ating bida, akala daw niya nag-agree si Jinwoo kasi wala itong sinabi. Kaya hindi na lang niya pinansin si Jinwoo dahil mas confused siya kay Cha Hae-en. Naramdaman ni Jinwoo ang heartbeat at expression ni Cha Hae-en na pilit itong pinapakalma. Subalit hindi daw siya maluloko. Sinabi ni Jinwoo na wala pang 2 years si Cha Hae-en sa Hunter Guild since nagkaroon nito ng awakening. Kaya mayroon pa itong kontrata sa Hunter Guild. Tugon ni Cha Hae-en, mayroon naman daw siyang pera para bayaran ang kanyang penalty. Kaya nagtataka talaga si Jinwoo dahil handa itong bumayad ng penalty para lang sumali sa kanilang guild. Sinabi ni Jinwoo, wala silang malaking pera para bayaran si Cha Hae-en bilang S-rank hunter. Sagot ni Cha Hae-en, hindi daw yun problema at kahit wala siyang bonus, okay lang sa kanya. Sinabi ng ating bida, bakit gusto talagang sumali ni Cha Hae-en sa guild kahit wala siyang makukuha?
Naisip ni Cha Hae-in kung paano niya ipapaliwanag kay Jin-woo, subalit pinili niyang hindi sabihin kay Jin-woo dahil paghihinalaan siyang nababaliw. Una daw nakilala niya ito at hindi siya nakaamoy ng masama. Pagkatapos hindi na ito nawala sa kanyang isipan at nagsimula siyang maging curious sa pagkatao ni Jin-woo. Marami daw itong bashers, subalit hindi daw ito masamang tao. Kahit na sinasabi niyang hindi niya iisipin si Jin-woo at mag-focus lang sa kanyang trabaho at wala siyang oras para isipin ito, palagi daw niyang na-realize na si Jin-woo lang ang nag-iisang liwanag sa madilim na mundo. Muntik na daw siyang namatay o namatay na talaga siya. Ngunit dahil kay Jin-woo naligtas ang kanyang buhay, napatanong si Cha Hae-in kung ano ang gagawin niya o paano niya sasabihin gusto niyang makatabi si Jin-woo habang buhay. Hanggang sa umusok na talaga si Cha Hae-in, mga lods, dahil hindi niya masabi ang gusto niyang sabihin. Habang ang ating bida, napagtanto niyang parang may gustong sabihin si Cha Hae-in, ngunit pinipigilan niya ito. Hindi daw niya alam kung ano ang tinatago ni Cha Hae-in at parang matagal na daw itong nakaplano. Sinabi ni Cha Hae-in gusto lang daw niyang maging komportable habang binulong ni Jin-woo kay Jin-woo na mahirap daw ang sitwasyon ngayon ni Cha Hae-in dahil isa lang itong 22 or 23 years old at pinapasa nito ang mabigat na responsibilidad bilang S-rank hunter. Kaya biglang sinabi ni Jin-woo na mayroon daw entrance test ang kanilang guild at inutusan niya si Jin-woo na bumaba muna upang bumili ng snacks. Tinanong ni Cha Hae-in kung anong klaseng test. Wika ni Jin-woo, kailangan itong talunin ng kanyang summoning shadows. Tugon ni Cha Hae-in, mukhang napakababa daw ng evaluation na ibibigay sa kanya at sino namang shadows ang kakalabanin niya. Sagot ng ating bida, ang pinakamalakas. Nagkasundo ang dalawa na magsagawa ng evaluation test at pumunta sa gymnasium ng Hunter Association. Naisip ni Jin-woo, ngayon niya masusubukan kung kaya niyang gamitin ng shadow exchange na may kasamang ibang tao. Pabukas na si Cha Hae-in sa pintuan at sinabi ni Jin-woo na hindi sila pupunta sa kahit saan dahil mayroong madaling paraan para makapunta sa gymnasium. Ang gagawin lang daw niya ay lalapit siya kay Jin-woo. Hinawakan ni Jin-woo si Cha Hae-in at inilapit ang kanyang katawan na parang niyakap niya ito at binigkas ang salitang shadow exchange. Lumabas ang napakaraming shadow sa katawan ni Jin-woo at unti-unti silang hinila pababa. Habang si Jin-woo papasok na sa office, dala-dala ang kanilang snacks. Ngunit sa pagpasok niya, wala na si Jin-woo at Cha Hae-in. Ang naiwan na lamang ang High Orcs. Kinuha ng High Orcs ang pagkain pagkatapos kinain ng snacks pati plato. Napunta na ang dalawa sa gymnasium at hindi makapaniwala si Cha Hae-in na in just a seconds napunta na kaagad sila sa gymnasium. Napatunayan ni Jin-woo na nakapag-teleport siya kasama ang ibang tao at ang shadow exchange ay makukonsider niyang parang isang gate na nagmumula sa kanyang katawan. Naalala ni Cha Hae-in na hindi pala niya nadala ang kanyang sandata. Sagot ng ating bida, ang pickaxe ba ang ibig mong sabihin? Kaya naaalala ni Cha Hae-in na may dala-dala siyang pickaxe nung nakalaban ni Jin-woo ang mga High Orcs at sinabi ng ating bida, nagjo-joke lang siya. Nagpunta si Cha Hae-in sa storage room para manghiram muna ng weapon. Ginamit niya ang kanyang hunter license para buksan ng room kung saan bumungad sa kanya ang napakaraming weapon. Nakapili na ng espada si Cha Hae-in at handa na daw siya kaya kaagad tinawag ni Jin-woo si Igris. Sinabi ni Jin-woo na si Igris ang pinakamagaling na swordsman sa lahat ng shadows. Gagamitin sana niya ang pinakamalakas na shadow, ngunit nag-aalala siya baka mayroong trauma si Cha Hae-in kay Biro. Nakita ni Jin-woo na seryoso talaga si Cha Hae-in at na-realize niyang wala naman itong pakialam kung anong weapon ang gagamitin. Kaya pinatalikod muna niya si Cha Hae-in at ipinagamit ni Jin-woo kay Igris ang longsword ni Baran. Handa na ang dalawa at si Jin-woo ang magsisilbing referee sa laban na ito. Kaagad ginamit ni Igris ang Demon King longsword at makikitang umaapaw ang napakatinding kuryente na bumabalot sa espada. Pinakawalan ni Igris ang kuryente at nagkadurog-durog ang floor ng gymnasium. Habang si Cha Hae-in ay parang wala lang sa kanya ang malakas na kuryente sa bilis ng kanyang reflexes at kaagad itong nakalapit kay Igris at nagsagawa ng malakas na atake. Biglang napansin ni Gogan-hae ang malakas na energy wave at nakita niyang may gumagamit sa gymnasium. Tinawagan niya ang kanyang tauhan upang ilink sa kanyang office ang CCTV ng gymnasium at nakita niyang si Cha Hae-in at Jin-woo pumasok sa gymnasium gamit ang kakaibang skills. Naalala ng chairman na tinanong ni Cha Hae-in kung si Jin-woo ba ang nagligtas sa kanya. At nakita niyang parang may nararamdaman si Cha Hae-in para kay Jin-woo. Naisip ng chairman na napaglipasan na talaga siya ng panahon dahil iba na ang kabataan ngayon. Kaya inutusan niya ang kanyang tauhan na patayin ang security cameras sa loob ng gymnasium.
Pagkatapos, ipinakitang napadilat ang mata ni Jinwoo dahil hindi na makatayo si Igris at mukhang nasira pa ang gym sa lakas ni Cha Hae-in. Seryosong sinabi ni Cha Hae-in na sigurado ba si Jinwoo na si Igris ang kanyang pinakamalakas. Sinabi daw nito sa kanya na tatawagin ng pinakamalakas na shadow para kalabanin niya. Kaya sinabi ni Cha Hae-in, tawagin mo na ngayon din. Sagot ni Jinwoo, baka masasaktan ka lang. Wika ni Cha Hae-in, wala daw siyang pake. Gusto daw niya ng rematch. Nagulat si Jinwoo dahil alam ni Cha Hae-in na in-extract niya ang Anking. Kaya kaagad niyang tinawag si Bero. At tinanong si Cha Hae-in sa huling pagkakataon kung okay lang sa kanya ang laban na ito. Sinabi ni Jinwoo, ang kanyang shadows ay weak compare noong nabubuhay pa ito. Ngunit si Bero ang naiiba sa lahat dahil ipinanganak ito upang maging weapon against Hunter. Tinanong ni Bero kung anong gagawin sa babae. Sagot ni Jinwoo, tatalunin niya ito na hindi sinasaktan. Nag-agree si Bero at bigla itong nagpalabas ng napakalakas na magical energy kung kaya nabasag tuloy ang mga salamin sa loob ng gymnasium. Habang si Cha Hae-in hindi makapaniwala na tinalo ni Jinwoo ang monster na ito. At mukhang ugali talaga ni Bero na magpalabas ng magical energy bago ang laban at ang hilig nitong pumugot ng ulo. Nagsimula na ang laban at muling ipinaalala ni Jinwoo kay Bero na hindi sasaktan si Cha Hae-in. Nakakita ng opening si Cha Hae-in ngunit sa bilis ni Bero, bigla itong napunta sa kanyang likod at sinabi niyang pareho lang ito sa ginawa sa kanya sa Jeju Island. Kaya hindi na ito mauulit pa at kaagad siyang nag-counter ng atake. Hinawakan lang ni Bero ang espada ni Cha Hae-in at sinabing tatalunin lang niya ang kalaban na hindi sinasaktan. Kaya naisip niyang tatakutin lang niya ito sa pamamagitan ng pag-demonstrate kung gaano siya kalakas. At wika pa niya, napakasimple lang daw ng task na ito. Nag-clash ang bilis ng espada ni Cha Hae-in at ang bilis ng atake ni Bero. At nakakita ng opening si Cha Hae-in na maatake si Bero direkta sa katawan. Ngunit naiwasan lang ito. Pagkatapos nag-follow up siya ng horizontal slash at naiwasan pa rin ito ni Bero. Nakakita ng pagkakataon si Bero upang ipakita ang kanyang lakas kaya sinagawan niya si Cha Hae-in at nagpalabas ng magical energy para lang manakot. Napatras si Cha Hae-in habang si Jinwoo humiling na sumuko na ito ngunit ayaw pa ng babae kaya nagulat ang ating bida. Sinabi ni Jinwoo na si Bero lang ang naiiba sa lahat dahil mayroon daw itong intellectual innate nature ng pagiging murderer. Sa ngayon daw nararamdaman niyang pinipigilan ni Bero ang kanyang killing intent. Si Bero daw ay mayroong sariling instinct warning na umiiral sa kanyang organism at nare-recognize nito kung ito ba ay isang predator o biktima. Ngunit kapag ang isang biktima ay mas nangingibabaw kaysa sa predator, hindi daw ito katanggap-tanggap. Kaya mabilis na sumalakay si Bero at nagsagawa ng pag-atake at kaagad naman itong naiwasan sa bilis ni Cha Hae-in. At makikitang parang sineseryoso ni Bero ang laban. Naghanda si Cha Hae-in ng skills ang sword dance at kaagad itong nagsagawa ng napakabilis na atake towards Bero. Nagawang mahawakan ni Bero ang espada kaya binali at dinurog niya ito. Ngunit parang hindi ito ang dahilan upang mawalan ng chance si Cha Hae-in na manalo sa laban dahil ginamit niya ang kanyang skills, ang Blade of Light. At makikitang gamit ang kanyang kapangyarihan, dinugtungan niya ang kanyang espada at mas malaki pa ito kaysa kanina. Nagawang mabaon ni Cha Hae-in ang kanyang espada sa katawan ni Bero habang si Jinwoo ay sobrang nag-alala dahil sa moment na ito, si Bero ay mayroong simple command na muling babalik sa kanyang utak. Isang command na natanggap niya sa An Queen nung ipinanganak siya, ang command na patayin ang kalaban. Biglang nag-iba ang aura ni Bero at sinabing ang babaeng ito ay isang kalaban. Kaya nagsagawa ito ng isang pamatay na atake habang si Jinwoo ay napasigaw kay Bero at si Cha Hae-in ipinikit na lamang ang mga mata. Gumawa ng malakas na impact ang ginawa ni Bero at nagawa itong mapigilan ni Jinwoo at sinabihan niya itong tumigil ka na. Kaya umatras si Bero at humingi ito ng tawad kay Jinwoo. Sinabi ni Jinwoo bakit daw ito ginagawa ni Cha Hae-in. Inilagay daw niya sa panganib ang kanyang buhay. Bakit gusto nitong sumali sa guild na wala pang pangalan? Sinabi ni Jinwoo, baka may gusto ka sa akin. Biglang nagulat si Cha Hae-in sa sinabi ni Jinwoo at napaisip ang ating bida kung ano ba ang pumasok sa utak niya. Bakit niya ito nasabi? Sagot ni Cha Hae-in, yes, sa tingin daw niya may gusto siya kay Jinwoo. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lods. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!